Hi guys, this is Ella and welcome back to my video. This is the part 3 of our video. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. So sa mga bago lang po, okay, please panoorin niyo po yung part 1 and part 2 ng aking video. Ilalagay ko po yung link dun sa description box para po mas maintindihan niyo itong video na to. Itong part 3, pag-uusapan natin yung resulta ng pag-a-apply ko sa mga different ESL companies. And before we start, dun sa part 1 ng aking video is pinag-usapan natin yung mga equipments and yung mga tips kung paano kayo makakatipid. Okay, kasi talagang ang equipments sa pag-ESL teaching ay medyo may kamahalan. And then yung part 2, binanggit ko doon yung mga ESL companies na pwede nyong applyan kung wala kayong work experience, kung fresh graduate kayo, or beginner lang kayo. Okay, so ito pong part 3, sasabihin ko sa inyo, o i-share ko sa inyo yung resulta ng mga companies na in-applyan ko. Okay, so let's start po. May listahan ako, kasi baka may makalimutan ako. Okay, yung una, yung babanggitin ko, mga companies na in-applyan ko, pero hindi ako nireplyan. Okay, hindi ako nireplyan. Una, business. Okay, so nung nag-register ako, tapos sinend ko, nag-send ako sa kanila. Ah, hindi, nag-register ako sa website nila, wala namang bumalik na emails. And then sa Yeko, nag-email din ako sa kanila, wala rin bumalik. Then yung sunod, Bibo Global. Okay, as I mentioned dun sa second video ko, hindi pa ako nag-apply dito pero sinasuggest ko po na applyan nyo kasi tingin ko magandang company siya. Okay, so sinama ko na siya dito sa company, so hindi ako nireplyan kasi hindi ko naman siya in-applyan. Okay, so let's move forward. Talk 915. Okay, ito po, nag-email sila pero hindi ko na ito pinursu kasi nagte-training na ako nun sa Akadsoc nung nag-email sila sa akin. Okay, so ang next na company natin is Rare Job. So, nung nag-register ako, may sasagutan kayo na grammar test dito. Ako, hindi, nung una kasi hindi pa ako magaling sa, nakakapag-English, pero hindi ko masyadong kabisado yung mga grammar rules. May mga subject-verb agreement, mga ganyan-ganyan. So, nakailang take din ako, at sa awa ng Diyos, nakapasa naman. And then, after mong makapasa dun sa grammar test nila, mag-schedule na sila, or mag-schedule ka ng interview mo. Doon na ako natepok sa interview. Kapag in-interview ka sa Rare Job, make sure na tama yung sa mga sasabihin nyo. Okay, nung una tinanong ako, what is your favorite movie? Sabi ko, I don't have any favorite movie, but the last movie I watched is Infinity Wars. Tapos sabi niya sa akin, can you tell me more about it? Sana hindi na lang yun yung pinili ko. Sana Mr. Bean na lang yung pinili ko. Hindi pa nagsasabi ng Mr. Bean. Tapos yun, ang dami niyang tinake down. Lahat ng mga grammar lapses mo, itatype niya yun, tapos isend niya sa'yo. So, doon ako pumalpa. Kasi medyo, pag umano kayo, pag nagpa-schedule kayo ng interview, make sure na i-simplify niyo yung mga sagot niyo sa Rare Job para wala masyadong grammar lapses. Huwag niyo nang masyadong pagandahin kasi baka mas lalo kayong magkamali. Okay? Ayun na nga. So, ayun na. Pumasa ako sa grammar test pero bumaksak ako sa interview. Next is 5-1 Talk. Ito po sa 5-1 Talk, ito po yung pinaka, yung unang-una kong in-applyan. And first apply ko, nakapasa rin ako sa 5-1 Talk. Nakapasa rin po ako sa 5-1 Talk, 10 days. And then, nalag-lag na chugi. Nag-chugi sa 5-1 Talk. Kasi po, ang dami kong absent. Mahigpit talaga ang mga ESL company sa mga absent, late. Kailangan talaga, on time kayo. Lagi. Okay? Sa lahat ng companies po yan, ng mga ESL company. Okay? So, kahit valid yung reason ko, so natanggal pa rin ako kasi ang dami ko talagang absent. Na-hospital po kasi yung anak ko. So, hindi ko naman din kayang i-risk yun. So, yun na yun. Okay, sa 5-1 Talk, willing lang kayong gawin yung mga ipapagawa nila. Medyo kengkoy-kengkoy kasi, kunyari, pasasayahin niyo yung bata, more on visual entertaining sila, more on pictures, kaya kailangan alive na alive kayo. So, ganun lang yung technique nun. Tsaka, guys, malakas ang booking ko nung nag-5-1 Talk ako. Kaya, i-try nyo to. And then, sa Akadsoc po. Sa Akadsoc, nakapasa din po ako sa Akadsoc. Okay, nag-training na rin po ako ng TESOL dito. And then, habang nagte-training ka,
yung introduction to TESOL nila, hindi ka pa magtuturo noon. Before ko pang matapos yung introduction to TESOL, nag-quit na ako kasi may nabalitaan ako na bago ka pa lang on probation ba yung tawag doon? Probationary period. Ano daw? Ay, basta ganun. Okay, at saka wala talaga silang range pa or limit. Basta pag wala silang, hindi nila alam kung 6 months, basta depende sa coach mo kung kailan ka titigil, kung kailan ka magiging regular ba? Basta ganun. Okay, tapos puro pang gabi lang yung schedule mo. Eh, may anak ako, hindi man ako pwede pang gabi lang. Kaya, ayun, hindi ko na tinuloy, nagbabay na ako sa akad. So, kaya ayun, napunta ako sa ABC 360. Ayun, ang bait ng ABC 360 kasi pinagsabay ko yan, Akadsoc and ABC 360. Tapos, inuna ko yung Akadsoc, tapos iniwanan ko muna si ABC 360. Tapos nung ayoko na, hindi ko tinatuloy yung Akadsoc, bumalik ako sa ABC 360. Tapos pumayag naman yung recruiter ko. Tapos sabi ko, nawento ko nga sa kanila na ganito yung nangyari. Tanggap ako. Tapos, alam mo, bait nila. Kasi, nung unang apply ko, ang rate ko is 120. Tapos, naging 125. Nag-redemo ko. Tawag dito, inulit ko ulit yung process interview. Tapos, nagpasa ako ng mga technical checks. Tapos, nag-redemo na naman ako sa Chinese evaluator. Tapos, yun, 120, naging 125 ako. Pero, ang pagkasabi ko sa kanila, bago lang ako, wala akong experience. Hindi ko na sinabi sa kanila na nakapagturo ako sa 5-1 talk ng 10 days. Kasi parang para sa akin bad record yun eh. So, hindi ko na lang din sinabi. So, sana po may natutunan kayo sa video na to. Okay? Ito pa yung mga pinagdaanan ko. Talagang sinaga ako silang i-applyan lahat. Sa mga mommies and daddies na nadi-discourage, huwag po kayong ma-discourage. Go lang ng go. Kahit maka-20 pa kayo na ESL companies, go lang ng go. Kasi habang nag-interview, demo, ganyan, napapractice din kayo, di ba? Huwag lang kayong mag-give up. Kasi sayang din naman yung oras. Nandito lang tayo sa bahay. At least kahit konti lang estudyante, kahit sabi mong 500 lang a day, 300 a day, saan ka ba makakakuha ng ganong pera ngayon, di ba? So, nandito lang kayo sa bahay, tapos may wifi kayo, mag-ano-ano lang kayo, search, huwag lang kayong ginagawa. Diba, hindi na masama, okay? So, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, be positive lagi, okay? So, thank you po sa panonood, and sana po, supportahan nyo tong video na, mga videos na ginagawa ko, kahit ano lang ako, charot, kahit baguhan. Ha! Okay, salamat po, and sana nagustuhan nyo aking Mickey Mouse ear. Kasi kakatapos ko lang magturo eh, bata po yung tinuruan ko. Sa ABC 360, hindi sila nagre-require magsuot ng ganito. Okay, mag-alala. Pero sa 5-1 to magsuot kayo ng ganito. Okay? Thank you!